What's up mga guys, Mozart Reng here. Today nga, after nung accident, so magre-repair tayo ng mga deco. Yan, mga ating accessories. So ito, nabigyan ko na ng solusyon. Saan ba yun? Ah, okay, dito lang pala. Nabigyan ko na lang siya ng solusyon, yung isang to. Ayan. Actually, 3 pieces to eh. Nangyari, naging 3 pieces siya. Pakita ko na lang sa semento. So, nung after ng accident, chinek ko na yung motor. Ayan ang una kong ginagawa ngayon, ito. Ayan. So, yan yung itsura niyan. Actually, 3 pieces to eh. Ito, nahati sa gitna to. Pero nagawa ko na lang solusyon. Tapos, itong part na to, ang susunod kong gawa ng solusyon para magdikit. Para mailagay ko na rin yung headlights. Tapos, yun nga. Babay, baby. Tapos, yun nga. Yung T-post nandun sa machine shop. Tapos ito, naikabit ko na rin yung ilaw. So, yan yung ginawa ko. Sana kumapit yung super glue. So, ayan, ginabitan ko na lang ng super glue. Yung medyo mamahaling super glue na yun. Ayan. Tapos, naikabit ko na rin yung ilaw. Laka ng gasgas. Tapos, sinubukan ko na rin dito sa isang to. Na nadurog. Ayan. Toro super glue na yan. Tingnan natin kung saan naaabot ang super glue. Yung tagtag niya. Tapos, yun nga. Lagay ko muna dyan kasi didikit ko ito. Dito naman. Ano naman ako magdidikit. Oops. Tama muna. Huwag ko mahulog. So, yun nga. Update ngayon sa after nung accident. Ito rin, na-repair ko na rin to. Ayan, nagamitan ko na ng super glue yan. So far so good naman. Grabe, gasgas. Ayan ako. Pinaulitin yun kung ano man nangyari sa akin. Grabe, pagod ko siguro talaga. So, ayun nga. Purong kaliwa lahat ng damage. As you can see. Yan ang pinaka-damage niya. So, update ko na lang kayo after nung sa T-post ng RFI natin. Kasi nga, hindi siya align. Hindi align yung shock ko. May diferensya yung T-post. Hindi yung mismo shock. So, maya-maya na lang. Yun, no? At ngayon ay afternoon na. Yan. Tapon na. So, ngayon, nakuha ko na yung shock. So, maganda yung pagkakagawa. Buti na lang. Thank God at naipantay na nila. So, inabot doon na ng tanghali. Ayun, pantay na yan. Sukat na sukat. Diba? So, yun nga. Ang storya kasi na itong shock ko sa harapan. Ito, akala ko kumaloob siya kasi ang tama kasi kaliwa eh. So, ang nakita ko dyan, alam ko ito tinira nila dyan, hindi ito. Pero based dun sa silip nila, ito umangat to. Tapos ito, nagkaroon ng konting bengkong daw. So, nagkaroon ng konting bengkong. So, salamat dun sa ito, kay Kapi Pito. Salamat po. Tsaka dun sa mismo anak niya, kay Christian. Maraming salamat. So, kung gusto niyo magpagawa ng ganito mga front fork ng mga motor ninyo, dito lang sa amin sa Tanay, dun lang po kayo magpapagawa kaila Kapi Pito. Tatrabahuin nila yan. Kasi kaya nilang trabahuin kahit anong motor. Kahit NMAX, Aerox, mga Wave, mga pang tricycle. Salamat sa kanila. So, madali silang kausap at tinin nyo naman ang work
Di ko na kasi napakita sobrang ano, sobrang pagod tsaka sakit ng katawan. Hanggang ngayon masakit pa rin ang katawan ko eh. Ano yan, hindi pantay yan. Sobrang hindi pantay yan ngayon. Tingnan nyo, pantay na pantay, no. Alright, may kakabit na natin yan. Luluwagan natin to. Hanggang ngayon, nangihina pa rin ako. Grabe, tama. Ayan, pagpasensya nyo na ako. Medyo mahina pa. Nangihina pa ako. Okay. Ayan. Mga tornilyong to, ang size nito. Tingin ko ano to eh. Hindi, 10 pala, 10 pa rin. Kasi kahit bumili ka ng tornilyo, 10 pa rin ang lalabas niya. Lugan lang natin pala. So, after natin luwagan, kasi ito, maluwag na to eh. Pero ang unang-una nyo talagang luluwagan, ito muna. Ayan. Luwagan nyo muna. Ang size naman na ito, 22. Size 22. Tayo nyo muna. Kasi ang pinagkaiba pala nito sa kay RFI na front shop is meron siyang ano, yung parang may, ano bang tawag dun? May extra siya sa loob na metal na nagdudok. Para pag nagdugtong tong dalawang to, tornilyo siya, ano, hindi siya masyadong magalaw. Yan. Hindi siya magalaw. Timano, pero intact siya. Hindi katulad ng, ano, eh, kumalun. Yan, ingat, pati kayo doon, tumatalon nga pala, may spring pala to. Yan, ingat kayo, may spring pala. Kalimutan ko tuloy. So, yan, may, ang ano niya, syempre, merong oil seal yan. Hindi muna. Tapos, Rosen hat. Gagalit muna ako ng pasahan. Nasa 1 year na rin to. Parang inspection na laang din. Tapon pa ako. Saya-saya. Paghahalata. So, hindi ko alam kung gano'ng kadami na ta. Tanga? So, ayan. Maloob na siya. Eto. Ilan sumigip? Lulugan natin yan. Ano, one man show lang ako, mga boss. Wala akong katulong dito. Okay, tanggalan natin. So, ingat na lang. Natin yan. So, alamin natin kung gaano karami to. Mayroon pa yan. Bigay natin yan. Okay. Since na ano, tingin ko, yan ang dami yan. Bigay muna natin dyan. Okay na, nalinis ka na to. So, ito naman. Ingat dun sa mga ano oil seals niya kasi hindi natin alam kung matibay yung oil seal.
本当はいいんだけど。Wala ka po. Edward, pakisabi si Lord if may bote yan eh. Okay. So, ito, tignan natin itong isang to. Sa kanan to eh. Parang makunat siya. Imaginasyon ko lang. Imagination. Imagination ko lang. Okay. So ngayon, original na sukat ay so ito yung original na sukat niya. Ang dami ng langis. So papalitan natin na same na sukat lang nito. Same lang na sukat. Parang ayusin natin yung camera. Ayan. So yan ang dami niya. Sukatin natin yan. Gamit yung ating specialized na langis. Gupin natin kung ilang ml. Ito kasing isang shock na ito, hindi nabawasan ito eh. Bali 60 ml siya. Sagad 60. Yan. Bali nasa 60 ml. Sa malatak. 60 ml siya. So, mangyari, kukuha ko ng 60 ml na special kong langis. 60 ml na specialized na langis. Okay, natin yan. Hindi mo nabawasan kasi yung sa part ng kaliwa. So, kunin natin yung 60 ml. Kami nung actually, hindi 60 ml to eh. Gagawin ko munang 50 ml. 50 ml lang na ano, na special na langis. Specialized kong langis. Tatanungin niyo ako sa inyo saan ko nakuha yung langis sa ano to secret
ano to eh, na-discover ko lang din sa YouTube. Pero hindi ko na nasasabihin kung ano kasi baka yun, critics. Sabihin nyo na, ay ganito, mali yan, ganyan. So ako muna ang magte-testing unang subok sa akin to. Ako ang unang-unang susubok para malaman natin kung ano mangyayari. At least kahit papaano, may ano na kayo, may idea kayo. Magkaroon man ng problema yung motor ko, at least isang mga RFI user dyan, may idea na kayo. Hindi nyo na magagamit yung ginamit kong langis kung ano man to, di ba? Tsaka ko na lang i-oil rebuild to pagka nagkataon. Hindi na natin yan. Laro-laroin lang natin. Pating kaliwa. Pating natin naman ito. Actually, hindi naman totally may fit eh. So, balance test. Sarap yung bakit sarap. So, 50 ml specialized na langis. Check, okay, maganda yung bounce nyo. Malambot. 50 ml lang yung nilagay ko kasi wala na, testing. Testing yung 50 ml tapos pagka hindi okay, hindi tanggalin natin 60 ml. Balik natin sa 60. So, okay na itong isa. Dito naman tayo sa kabila. So, ayun na nga. Nakailagay na rin natin yung, ano, pork boots. Ano ba yan? Matamandaan na ba ako? Naging olyanin na ba? Yun nga, huwag nyo nga kalimutan yung pork boots na itong ni RFI. Kasi malaking tulong to. Kasi parang pantasil. Tsaka pantanggal rin ng ano. Tapos, hindi pa basa-basa madadali yung ano pagka nababasa. Yan. Yan ang silbi ng park boots sa mga alikabok. Ganda na ito pagka nailagay ko na. Stig yan. Diba? Wow. Salamat ulit kay Kapipito tsaka kay, sa anak niya, kay Christian na gumawa na ito. Kasi talagang pag hiniga mo ito, ito angat, ito ay sa liwa talaga kasi nakaganon siya para nakaganyan. Ganyan na itsura niya. Isang takal lang. Oh, isang takal. Sign na yung anak. Pinaya ko na mag-sign. So, ayun nga. Ayan. So, ngayon, gabi na eh. Kaya na pakita na. So, titirahin pa rin natin yan. Ayan. So, ngayon, nagagawin ko ay lalagyan ko muna ng grasa to. Ayan. Lalagyan natin ng grasa yan. Tinitingnan ko may tama. Pero sa kabila madda, okay pa naman siya. Tapos mabibigla ako sa ano na ito. Yung kanyang ball race bearing. Yan. Yan ang ball race bearing niya. Stick, diba? Yan ang ball race bearing niya. Hindi na katulad ng dati na isa-isa. Yung mga noon, ngayon, yung mano-mano ngayon, may ano na siya. Parang may brace na talaga siya. Tapos, chinek ko naman, okay naman siya, hindi siya, ano. Kumbaga, sa ano, walang damage. Wala ko nakita ng damage. So, ilalagay natin doon. Bago muna, ilalagay muna natin ng grasa yung T-post. Yung grasa is, kung ano meron ako, which is yung high temp, ito yung ilalagay ko. So, kung ano meron kayo, yun muna gamitin nyo. Since na ako, high temp lang meron ako, high temp lang muna ilalagay ko. Sa ano naman eh, may grasa rin yung, ano, yung ball race niya. Ayan. So, kanya-kanyang grasa lang yan. Kung may kanya, may sarili kayong grasa, na mas maganda, hindi yun ang gamitin nyo. Sa akin, kasi high temp lang ang meron ako, kaya ito na lang siguro muna.
Tapos ito hindi ko nalilinisin. Okay na. Si yan, nilamog ka na sa grasa to. No? So, ayan. So, lagyan natin to. So, ngayon, ilagay na natin. Siyempre, ilagay na natin yan. So, atsura niyan, iaabang muna siya dito. Yan, may grasa na naman pati. Yan. Kanya-kanya lang tayong gawa. Gyan ng konting langis. Para medyo smooth. Yan. Yan. May grasa na siya. Makapal pa rin yung grasa niya. So, yan. Oh, ito, iaabang ko na to. Doon. Iaabang ko na siya. So, na ilalagay na natin. Ito natin yung mga halang. So, yan. Nagawa na natin. Naisalpak ko na yung T-pose na maayos. So, yan. Susunod naman natin ilalagay yung headlight. Headlight. Yan. Buo ko na yung headlight 3 pieces. 3 pieces na headlight. So, ano yan, iko, i-order ko talaga sa ano yung ano. Pero ngayon kasi remedyo lang ang ginawa ko. Remedyo lang ang ginawa ko dito, pero sana magtagal yung remedyo kong yun. Hiniling ko lang na sana magtagal. Sabi nga daw palagi masolusyon sa lahat ng bagay. Natin mga tornilyo to. Yan. Para hindi siya mahulog. Kunin ko lang yung 10 na ano. Center natin. Natin kung na-center natin. Pinaka-ano niya. So, hindi pa ganun ka-center. Ilang muna to. Gahanap tayo mga parts. Since na ilagay natin yan, yung gilid. Start ko muna dito sa ginawa ko. Tignan natin kung kaya ng remedyo. Muna natin mga wire. Ay, hindi pala muna. Lalagay ko muna pala yung headlight. So, yan. Kailangan na muna natin ilagay pala yung mga ano. Ito. Ating start natin dito. So, hindi ka lang malilitid dito kasi headlight naman ito eh. High and low. May sarili silang high and low. Tapos, so, meron siyang, ano, kada socket may rubber na rin ito. May rubber din yan. May rubber din yan. Kulay itim to. Parang rubber seal. Ano siya? Rubber seal siya. Tsaka kaya mahigpit din to. Kasi gawa nga nun. Lahat naman siguro ng motor may ganyan. So,
filter natin ilagay yan. Yan, mga yan. Diyan na muna. Testing muna natin kung gagana to. Switch on. Wow. Perfect. Tapos, try natin ngayon ni John. Low yan, low. Yung high. Wow. Ay, hindi. Naka-angat pala. Nice. Ha? So, yun. Gumana naman lahat. Wala akong problema. After niya ikabit. So, flaring sa ngayon tayo. Side by side. Left and right. So, ayan. Ano muna natin to. Check. Umahaling super glue. Since covered siya. Noon ako na tong isang to para malaman natin kung matibay talaga siya. Ah, crap. So, ayan. Ganyan yung tsura niya. So, alin na muna natin. Tanggalin muna natin ulit. Si Skoko pa. Sa ibabaw naman, hindi ko muna ilalagay kasi meron yung ano niya, yung left. So, ito. Hindi ko muna dyan. Kasi cover na siya, yan. So, cover muna natin. It will hold. Tapos, ito ang mga screw na to. So may dalawang screw dito. Yan na ako dito sa isa. Dalawa siya. No choice. Thank you.
Ito. Akin hindi yata effective yung gawa ko. Ito natin. Ah, okay. May tsura niya ngayon. So, nag-twitch siya. Gawin natin, balik pa rin natin. Request na siya. Nagagawa natin ang paraan yan. Lahat may paraan. So, huwag na muna kaya. Huwag na muna ito. Lahatin yan. Gagawin ako dyan. Yan. Ganyan na muna natin. At lalagyan natin ito. Yan. Yan. Sana dumikit. Pag dumikit yan, solve. Diba? Ano lang yun? Pag dumikit yan, solve yan. Oopsie. Yan yung tsura na nilagyan ko ng loop. Yan, dyan na muna yan. So, ito naman, sunod. Ito naman dito. Wala naman. Eto. Silpakan na rin natin to. Oh, dumikit siya. May gagawin pa ako dyan para talagang matibay. Sa ngayon, ganyan muna. Ngayon ko gagawin yan. Ganyan na muna para mag-ano siya. Intact. Okay.